Ganda nga po mga kabataan ng Youth Diphtong. Muli ay narito tayo sa ating YS service for the glory of God na tawag natin ay mga Youth Tent Ministry. Di ba? Na kung saan ay we have to bring every family in the tent to meet God. Na kung saan they will be teached, equipped, nurturing by the truth. So, bago tayo magpasimula, ay nais ko po tayo ay dumulog muna sa ating Panginoon upang manalangin, humingi ng gabay ng Banal na Espiritu. Purihin ka aming amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay lumalapit sa iyong presensya sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus na ipinagkaloob ko sa amin upang kami po ay makapanalangin po sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa pribileyong ito na muli kami po ay makakalapit sa iyo upang makapaglingkod, mag-aral ng iyong salita sa gabay ng iyong banal na Espiritu ay maipayag po ang katotohanan sa mga kabataan. Tunay, Panginoon, ang mga kabataan ito, Lord, ay magagamit po sila, Panginoon, sa kanilang unang edad upang makapaglingkod po sa iyong kaharian, abutin ang mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa iyo. And I pray, O God, na humingi po akong gabay na iyong banal na Espiritu na kami po ipangunahan sa oras na ito at maipayag po ang katotohanan lamang, Panginoon. Ang iyong karunungan, Lord, hinihingi ko po na ibabay niyo po sa inyong lingkod upang maipayag ko po at ma-share sa mga kabataan. And I pray, open the heart ng mga taong makikinig po sa mensaheng ito. Tunay, O God, ikaw lamang ang aming sasambayin at paglilingkuran sapagkat sa iyo po ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. In the name and the power of your Son, Jesus Christ. Amen. So muli, magandang hapon na tayo po ay mga kabataan naka-align sa vision ng ating church, no? We are God's transforming fire to the families and communities. Na hindi tayo nalalayo dyan. So last Friday, ang ating team na pinag-aaralan ay the life of the church, yung buhay ng isang iglesia. Na dapat ano ang nakikita sa iglesia. Una na ang mga believers ay nagpe-fellowship, no, nagkikita-kita, nag-encourage one another, nagtutulungan, na nagmo-motivate ang pag-ibig. Ito yung sabi ng Hebrews 10:24-25. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Excuse me. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Napakagandang talata ito na patuloy na ipinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat ang bawat mananampalataya ay kumikilos po, no, ng may kabutihan na nakapag-encourage po sa mga tao. Kaya lang minsan tayo po ay nadidistract ng mundong ito na nagbibigay po ng takot, pag-alala sa puso ng bawat mananampalataya. Militar dyan sa mga social media, yan ay mga siksiksiksik na pinaparatangan pa si Hitler, ayan ang 666, si Trump, yung Papa, pinagbintangan na siya ang 666, na end of the world na ba? Ito nangyayari itong pandemic na to, ay katapusan na ba ang mundo? Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng takot at pag-alala sa mga tao na hindi nakapag-encourage. Alam niyo po ba na dapat tayo mga Kristiyano ay mabuhay po ng masaya sa piling ng Diyos. No, kung ano mang nangyayari sa salibutan ito, ay huwag kang magpanik kasi wala ka naman magagawa. Dahil tiyak na mangyayari ang mga bagay na yan. Sinabi naman ng Bible the day is going evil. Pasama ng pasama ang mundong ito, hindi ito pabuti. So dapat, ang focus natin mga Kristiyano ay sa halip na matakot, kundi ibuos natin ang ating buhay na masaya, nakapiling ang Diyos sa paggawa ng mabuti. Doon tayo mag-focus na magpakabanal tayo, na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos.
gawin natin, yung mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga ginagawa dapat natin? Nagpapatotoo, tumutulong sa nangangailangan, ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamilya, sa community, hindi kung ano-ano yung pinagpopopos natin na nagbibigay po ng panic sa mga tao. Dapat sabi nga ay encourage one another. Diba? Do good works motivated by love do sa mga tao. At huwag nating i-neglect ang meeting together. Ito yung fellowship natin eh, sa live group. Hindi ba? So, Christian fellowship should be characterized by a common commitment to Christians' commission, caring for one another, and dedication to help each other grow in Christ. Yun dapat ang ginagawa natin. Hindi puro panic in this situation. Kasi wala naman tayong magagawa. May solusyon ka ba? Ang gawin mo lang, sumunod ka sa health protocol, mag-ingat, habang ikaw ay umaayo, nagsishare ng mabuting balita, pwede ka naman bumisita siguro ngayon kahit pa isa-isa na meron kayong physical distancing, naka-face mask ka, naka-face shield ka, hindi ba? At sinishare mo, no? Or through online, mag-share ka. Hindi dapat matigil yung Great Commission na pinagawa-gawa ng Diyos sa atin na go and make disciples. So, let us pray na iplano natin mabuti yan kung paano natin gagawin sa ating church yung pagpapatuloy po ng consolidation at pagdi-disciple sa mga new convert, sa mga new believers. So, what kind of lifestyle that should be present in the church for the growth of the believers? Anong lifestyle? Believers should be a soul winner and teach the new converts to obey the word of God. Believers should consolidate the new convert to grow in their spiritual life. Believers should encourage the new convert not to neglect to attend worship service and the fellowship in the live group. Ito yung pinag-aralan natin last Friday. Ay nakita natin to sa Book of Acts chapter 2, 42-47. Dinidescribe po yung buhay ng mga unang mga mananampalataya, the early church, do? Element of church life. Ano yon? They learning the word, they study the word of God, they sit with the apostle teaching, meeting together, di ba? Praying with power, calling for each other's needs, caring for each other's needs, and winning souls. Ito yung buhay nila. So dapat, ay tayong mga mananampalataya, ito dapat yung nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Itong elements of church life. No? Nag-aaral ng salita ng Diyos, kikita-kita, fellowship, life group, praying with power, caring for each other. Kahit pa konti-konti siguro naman, apat kayo, nag-meet ngayon ng face-to-face, pero meron kayong physical distancing. Face mask, naka-face shield. At magdala rin kayo ng alcohol ninyo. Hindi mo ba? So, hindi dapat ito maging adlang. Ito yung nakita ng mga tao sa early church. Kaya, ang mga mananampalataya noon ay mabilis dumami. So, pinagpala ng Diyos, no? God bless their faith and enable them to grow in numbers. Kaya nga, from 120 Galilean disciples, di ba, sa upper room, nagpipray sila, 120, at nung bumababa na espiritu, at sila ay nangaral sa isang preaching, ay meron 3,000 new converts during the Pentecost. At nang muli mangaral sila, naging over 5,000 na sila in just a short time, hanggang sa dumami sila. Kasi nakita ng mga unbelievers yung pagmamahalan ng mga Kristiyano during that time. So dapat, in our time, ito dapat na nakikita, yung caring. Kaya nga dito sa YS, yung meaning ng tent dyan, kasama dyan yung nurturing. Sinabi mo nurturing, caring to one another, pag-aalaga. Hindi mo ba? So, ngayon naman, dahil yung team natin is the life of the church, una yung fellowship of the believers. Pangalawa, anong dapat ang nakikita sa buhay ng mga mananampalataya? Worship as God intends.
No, ano ba yung intention ni Lord sa pag-worship? In Isaiah 6, 1 to 11, makikita natin ang elemento na ito. Pero basahin po muna natin yung John chapter 4, 23-24 na sinasabi ni Apostle John. Yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Paano tayo mag-worship? In spirit and in truth. Your spirit is connecting to God, no? Connecting with God, spirit to spirit, no? In truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth. So spirit to spirit. Hindi mo na kailangan ng images, di ba? Na nakagista natin, nakatag tayo ay sumasamba, ay kailangan may nakikita ka pang itsura. Hindi na. Ang espiritu kasi walang itsura yan. Hindi mo nakikita yan. Di ba? So, your spirit and the spirit of God nagkoconnect. Di ba? So, ang focus ng ating pag-aaral dito sa worship as God intends, because worship is the utmost privilege and duty of the members of the church as citizens of God's kingdom. Do you not know that your citizenship is in heaven? Sabi nga ni Paul sa mga Pilipos, di ba? Ang citizenship natin ay heaven eh, di ba? Hindi talaga tayo taga mundo, tayo ay mga strangers lamang dito. So, bilang citizens po ng God's kingdom, is binigyan tayo ng privilege at duty to worship God. Because we are created for God's glory. Remember that, mga kapatid. So the believer should be able to define worship sa pag-aaral natin ito as man's suitable response to God's revelation of himself. So pag ang Diyos ay nagpahayag sa iyo, nagpakilala sa iyo, ang iyong response ay to worship based on Isaiah chapter 6 verse 1 to 11a. We should be able to identify ways believers should respond to God. No? Paano tayo mag-respond? Paano ang mga pamamaraan? Then, we should be able to spend time in meaningful worship. Yung talagang makatotohanan pagsamba, yung may kahalagang pagsamba, hindi yung talagang napipilitan lamang. So, once a person become a believer and joins the family of God, it becomes his duty and privilege to daily stand with confidence. Sabi nga eh. Kasi bakit? Pinatawad ka na. Ginawa ka matuwid by the grace of God. No? So, you can stand now with confidence before the Lord. Kaya confidence ka na kasi pinataaral, anak ka na ng Diyos eh. Di ba? Kaya pwede ka na umarap sa Kanya sapagkat in the name of Jesus, Jesus gave us an authority to draw near, to stand before God. Nabigyan tayong kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus na ngayon ay tumayo sa harap ng Diyos. In Hebrews 10:22, ito sabi, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. So, ano yung sinasabi rito ng writer ng Hebrews? Sabi niya, ngayon, pag tayo mo sa harap ng Diyos, dapat ikaw ay merong, tawag dito yung paglapit, merong kang tapat na kalooban, yung sincere heart na sinasabi, at merong kang matibay na pananalig, pananampalataya at pagtitiwala. Fully trusting Him, sabi nga eh. Bakit? Kasi, nang lumapit tayo sa Panginoon, ay nilinis na niya ang ating konsensya, ang ating budi, yung maruming konsensya natin, nilinis na niya ng kanyang dugo, no? Yung dalisay na dugo. Sabi dito, sprinkled with Christ's blood. Sabi, nilinis na, no? Yung ating mga puso, naugasan ng dalisay na tubig, ang ating mga katawan. No, ano ba yung sinasabing water dito? Sa Titus kasi, washed by the pure
by water ay binabanggit doon ay yung Word of God. Kaya, para patuloy po tayong na nalilinis, nawawas, dapat as a Christian, we must have a regular reading the Word of God. Kasi without that, nothing will happen to us. You will never know deeply God who died on the cross for your salvation. Hindi mo siya makikilala. Makikilala mo lamang ang Diyos sa pamamagitan po ng pag-meditate ng salita ng Diyos. You must love it. Di ba? Sabi ko nga, study it. Memorize it. Meditate it, the Word of God. Amen? So, to worship God is our highest privilege and duty as citizens of God's kingdom. The task goes beyond that. Yung ating works, ang ating trabaho ay lampas pa yan. Sabi nga, because for the believer, the task of worshiping God is forever. Alam niyo ba yan? Dito sa lupa hanggang sa langit, we are going to worship God. No, wala tayong gagawin kundi paglingkuran ng Diyos at sambayin siya. Amen po ba dyan? Actually nga, ang pagdi-discipleship dito lang yan sa lupa eh. Kasi pagdating mo sa langit, hindi ka na kailangan ni disciple. Kundi, ang gagawin mo lang doon is to worship God. Hindi ko sinasabing wala kang gagawin kundi umawit. Ang worship kasi is not limited in singing songs, but serving God. That is worship. Amen? Everything we do, whether serving God, studying His Word, or praying, should flow from a heart willing and desiring to worship God. Dapat umapote, flowing in the heart eh, na habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nag-aaral na kayong salita, na nagpipray ka, ay umahapaw to sa puso mo, sa pusong willing maglingkod, hindi napipilitan, na dinidesire mo to worship God in your life. Kasi, ang worship is a lifestyle of the Christian, of the believers. Worship is not limited, no? Excuse me. Limited singing inside the worship place or in church building. Because worship is a lifestyle. Dapat itong buhay natin. Worship should be central in the life of every believer. So, kaya, huwag niyo na masyadong pagpapapansinin yung mga issue na nakatatakot dyan. Why worry? Kung ikay anak ng Diyos, anyway, all of us will die physically, di ba? At least you know. Ang gawin mo, instead na ma-worry ka, ay focus ka sa paggawa ng mabuti to glorify God. Hindi yung puro panic ka, puro panic ka. Kasi, we must enjoy our life together with God. Sabi niya, delight in God. Dapat magalak ka, matuwa ka. Kasi, sabi nga ni Jesus eh, I came here to give abundant life. Life, no? That will last. Dapat abang ikay na dito pa sa mundong ito, you enjoy your fellowship with the Lord. Worship God. While doing the ministry, dapat natutuwa ka. Hindi mo ba? Huwag ka masyado may stress. Kasi, wala naman mangyayari, di ba? Wala ka naman magagawa. Ang gawin natin, focus our life in doing good for God's glory. Reach out the lost soul. Bring them to Christ. Okay? As the body of Christ, we come together to worship God corporately as a body. Meron dito sinabi si Dr. Henry Blackaby, no? According to Dr. Henry, sabi niya, worship is the lifeblood of God's people. God has designed the corporate life of His people in such a way that they constantly stand before Him. So, lifeblood dyan eh. Kapag hindi ka marunong sumamba, magpasalamat sa Diyos, ay questionable ang pagiging anak ng Diyos mo, di ba? So, ikaw mismo nakakaalam yan. Hindi ko alam yan. Only God and you knows that. So, what is worship? Worship comes from two Anglo-Saxon. Sinabing Anglo-Saxon like old English words. Work and sheep. Ayun. Hirap big kasi na worship, no?
which means the recognition of someone who is worthy of honor. You recognize someone that you karapat-dapat lang parangalan. Di ba? Eh, sino ba yung karapat-dapat na parangalan? Sapagkat ang worship only belongs to God. It does not belongs to men. No? Kaya, di ba makita nyo nung winorship nila si sila Peter, no? Oh, huwag yung worship. Tao lang din ako, di ba? So, worship is usually defined as man's celebration of God for who He is and for His supreme worth. Di ba? Yan yung pagsamba. Kaya, karaniwang tinutukoy bilang pagdiriwang ng tao sa Diyos, no? Na natutuwa ang tao sa Diyos sa kabutihan niya. Na kung sino siya, kung sino ang Diyos, siya ay mabuti kailanman, hindi siya pabaya sa kanyang katas-taasang kaalagahan. He is worthy of worship. Ito ang tugon ng tao sa Diyos kapag iniyayag ng Diyos sa kanyang sarili o ipinapahalam ng Diyos sa kanya ang kanyang presensya. You worship. Oh Lord, kay buti mo. Paano? Halimbawa, may mga sitwasyon kang wala ng pag-asa, biglang nasolusyonan yung walang pag-asa dahil sa kumilos ng Diyos. Sasamba ka, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. I worship you. God is good all the time, di ba? Kaya nagkaroon ng kanta, God is good eh, all the time, di ba? So, man's worship of God inspires and affects and changes the way he lives. Sabi nga, ang pagsamba ng tao sa Diyos ay nagbibigay inspirasyon, nakaka-apekto at nakapagpapabago sa kanyang pamumuhay. Amen! Ang pagsamba ay isang pakikipagtagpo sa Diyos upang magabayan niya ang kanyang mga tao. Worship is an encounter with God so that He can direct His people. No? Dinadirect tayo ni Lord eh. Kung saan anong mabuti. Kaya nga, throughout the Bible, whenever God's people stood in God's presence to worship, they trembled with awe. Alam niyo sa Bible, pag binasa niyo po yan, tuwing ang bayan ng Diyos po ay nakatayo sa presensya ng Diyos, talagang sumasamba sila at nanginginig sila sa takot. Dumating nga sa punto, sabi, Moses, huwag mo nang ngayon magsalita ang Diyos. Takot kami, ikaw na lang magsalita. You know, i-relay mo na lang sa amin yung message ng Diyos. Di mo ba? So, meron silang pagkatakot. Ang presensya ng Diyos ay ang daylan upang makita nila ang anumang kasalanan sa kanilang buhay, talikuran ng kanilang kasalanan at bumalik sa kanya. Alam niyo ba, pag nababasa ka ng Bible, no, you can feel the presence of God. At sinasabi minsan may nagawa kang kasalanan, ay sinasabi ng Diyos yun na magsisi ka. Talikuran mo na yan. Magbalik loob ka sa akin. Sapagkat mahal kita. Hindi mo ba? So pag hindi mo ginagawa yun, hindi mo binabasa ang Bible, no? Paano mo mapapil ang presence of God? No? Kasi ang Diyos nagsasalita through the scriptures. Kompleto na eh. No? It cannot be, huwag ka na masyadong magdepende sa panaginip mo. Kasi kompleto na ang salita ng Diyos. Basain mo na lang. No? Hindi naman nalilimitahan si Lord, but in our time, I believe, na ang Diyos ay nangungusap na ngayon sa salita niya at through general revelation in nature. Di ba? Nagbibigay na siya ng message. So when God's people, no, kapag ang mga tao ng Diyos ay nasa ganitong estado, no, may kasalanan siya, maaari niya makausap ang mga ito, gabayan sila at gumagawa at kumikilos sa pamamagitan nila. Kumikilos ang Diyos. Na nangungusap ang Diyos. No? Kapag ikaw ay nandito sa situation na kasasabi niya, magsisi ka. Hindi kang tawad. Diba? Confess your sin. Kasi may nagawa ka eh. Para yung joy at yung peace, ma-restore. Diba? Kaya ang sabi ni David niya, take not that heart my the joy of my salvation, sabi niya. Huwag mo alisin yung kagalakan ng aking kaligtasan. Kasi nga nakagawa siya kasalanan, di ba? Ano ba yung kasalanan na gawa niya? Nangalun niya, di ba? Kay Bathsheba, di ba? So, amang ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa tao, hindi maiwasang tumugon ang tao sa Diyos sa pagsamba. Abang ang Diyos nangungusap, talaga, oh God. Especially,
for 7 months, hindi ka pa pwede magsamba sa Panginoon, pagpasalamat na in 7 months, nandiyan ka pa, malakas ka pa, buhay ka pa, kumakain ka pa, nakakapakinig ka pa ng message. Di ba? Kaya remove panic, yung fear sa puso mo. Palitan mo yan na kagalakan sa presensya ng Diyos. Kasi ayaw ni Lord na ang kanyang mga anak ay mabuhay na may takot. Kasi wala nang gere. Di ba? Isa may tinatawag tayo prayer warrior. Hindi na prayer warrior ang tawag dyan. Kasi tapos na ang gera, tinapos na ni Lord dyan sa kusang kalbaryo. Diba? Intercessor na lang tayo, nag-intercede na lang tayo. Di ba? Parang warrior. Eh sabi nga ng Bible, resist the devil and the devil shall away. Sabi, supi mo na yung devil, waalis yan eh. Ang nagiging problema natin ngayon, yung sarili na natin eh, yung flesh natin. Pero the devil, wala nang magagawa sa atin niya kasi ginapinan na ng Panginoon yan. Kaya nga sabi ng Bible, the last enemy shall be defeated is death. Ang huling kaaway na lang na kalaban ng tao ay ang kamatayan. Yun ang huling didipit ni Lord. Pagbabalik niya, kakaroon tayo ng eternal life. Pag binigyan niya tayo ng glorified body. Amen po ba dyan? Wala nang kamandag ang kamatayan pagbabalik ni Lord. So what is the dynamic of worship? To understand the dynamic of worship, yung power, no, yung force ng worship, let us look at the scripture passage that captures the worship dialogue in Isaiah chapter 6, verse 1 to 11. In essence, we can describe the scene in Isaiah 6, 1 to 11 as follows. Una, God reveals His glory in verse 1 to 3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of His robe filled the temple. Above Him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Ito yung ni-reveal ni Lord, yung kanyang kalwalatian. When you worship, God's reveal His glory. Diba? Ito yung sabi ni Isaiah, na yung mga angels, no, nag-usap-usap, they're calling to one another, and sabi, "Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory." Second, dynamic of worship. Man responds to God's glory in awe, may takot, and praise, confesses his sinfulness in response to God's holiness. Kaya nung magpahayag ang Panginoon, reveal himself to man, talagang yung kalwalati niya, talagang magpupuri ka na may pagsamba, na may paggalang, na may takot, di ba? Na i-confess mo, "Lord, ako isang makasalanan tao, di ba? I'm not worthy to serve you. But because of your son Jesus, no, you allow me to serve you, a privilege to serve you." Sabi ng Isaiah, "Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." So, sabi nito, if the lips are unclean, so is the heart. Ibig sabihin, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Sabihin, yung unclean lips na ito, pinapakita dito yung maraming puso, maraming pagkatao. Na, nire-reveal ni Lord dyan, when you worship. This vision of God's holiness vividly reminded the prophet of his own unworthiness. Wala, hindi ka, unworthy ka, which deserve judgment. You deserve judgment. Diba? Nakita niya yun. He is unworthy to serve God. In books, katulad din ni Jobs, si Peter, no, came to same realization about themselves when confronted with the presence of the Lord. "Oh, Lord, ako'y marumi, lumayo ka sa akin." Di ba? Sabi ni Peter. So, alam niyo po ba, kapag ang Diyos ay nangusap, makikita mo, maliliit ka eh. Mawawala yung pagkayaba mo. Truly, you will prostrate, you will humble yourself before God because you are unworthy. But because of the grace of God, because of what Jesus done on the cross of Calvary, He made us something. From nothing to something. Binigyan niya tayo ng authority to serve God. Di ba? In the name of Jesus. Because the name of Jesus is powerful. Ang meaning dyan ay authority. Dinadala natin
ang pangalan ni Jesus. Kaya, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mga youth, sa ating pamumuhay, mamuhay tayo na maayos. Why? Because we are bearing the name of Jesus. Nakakaya. Kapag sa loob ng pamilya, sa loob ng community, nakikita na saliwat sa pananampalataya mo ang iyong pamumuhay, nakakaya. No, kapag hindi natin ginagawa ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa ating for His glory, nakakalungkot. Kasi, minsan, nayuyura ka ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng mali nating pamumuhay. So, we must be very careful. Sabi ko nga, we should focus our life on earth by doing good works for God's glory. Remember that. Always, you cannot reach out the lost soul if your lifestyle is against the word that you are spoken. Di ba? So, number three, dynamic of worship. God reveals His mercy and will. Nakita niya naman. In verse 6 and 8, then one of the seraphs flew to me with a live coal in his hands, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, see, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And will go for us. Nakita yun, nilinis ka eh, di ba? So, sa vision ni Isaiah, Isaiah's vision has made him painfully aware of his sin and has broken him. Na talagang yung kasalanan yun, nakita niya, aware siya. In this way, God has prepared him for his cleansing and his commission. So, dahil sa alam niya na siya marumi, ang ginawa ng Diyos, nilinis siya. Kinlens siya. In our time, by the blood of Jesus, we are cleansed. Since dahil tayo malinis na sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, meron siyang ngayon pinagagawa. Excuse me. Meron siyang pinagagawa sa atin. Naging karapat dapat na tayong gampanan yung ministry na pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi una, nilinis tayo ng Diyos sa harap niya, nung ikay na na-save, humingin ng tawad, nag-refend, talagang pinatawad ka ni Lord. At sa harap ng tao, nakita na ngayon yung kalinisan mo, yung malinis mong pamumuhay. At magkakaroon ka ngayon ng privilege to serve in the kingdom of God by proclaiming the gospel of salvation. Yun ito sinasabi. Ano yun? God has prepared Isaiah for his cleansing and his commission. The same with us. So, ano yung commission? Great commission. Go and make disciples. Mag-witness ka, magpatutuwa ka sa kabutihan ng Panginoon. Amen! Another, no, Isaiah, pinapakita rito yung dinidescribe dito, no, sa scene nito, yung dynamic of worship. Napangilan tayo, pang-apat, man responds in submission and obedience. Sabi ni Lord eh, whom shall I send? And will go for us. No? Anong response mo ngayon? Dahil sa kabutihan na ginawa ng Diyos, nilinis ka, pinatawad ka, you were cleansed by your sin, by the blood of Jesus. Ang sabi niya, here I am, send me. Diba? Alam ngayon, kapatid, kung ikay nakikinig ngayon, tinatawag ka ng Diyos. Kung nararamdaman mo, tinatawag ka ng Diyos. Ang dapat ang sagot mo, Lord, here I am, and send me. Hindi yung, Lord, here he is, send him. Huwag ka magturo. Kung ikaw, ang Diyos na nangungusap sa iyo, huwag ka magturo. Dapat ang response mo, Lord, here am I, send me. Wherever you want me to send me, Lord, I will go for your glory. And I know, wherever I go, your divine protection is with me. You will cover me by the blood of Jesus. Any viruses in the community will not affect me because I am covered. I am sealed by the blood of Jesus. Amen po ba dyan? Yun yung faith mo eh. Na nilalagay ng Diyos sa puso mo. That faith plant by God in your heart so that you must live by that faith. A righteous shall live by faith. Amen? So, the response evidence the humble readiness of complete trust. Di ba? Though profoundly aware of his sin, he was available.
Although alam ni Isaiah na siya'y makasalanan, but I am available, Lord. Send me. I know you cleansed me already. Diba? Same with us. Sabihin mo dyan sa katabi mo, Lord, send me. Send me. Okay, magtinginan. Magturuan kayo dyan na, Lord, send him. Send her. Lord, diba dapat, ako mismo, Lord, ikaw, nangusap ka sa akin eh. Hindi mo sabihin, hindi, nangusap si Lord sa akin, isend ka daw. Diba? Si Lord, nag-commit talaga sa akin, sabi niya, oh, sabihin mo dyan sa katabi mo, send him. Diba? Hindi. Pag nangusap si Lord, directly sa iyo yan. Anyway, huwag ka na magturo kung sino-sino pa. Panglima, God reveals His plans and involves man in fulfilling His purposes. Alam niyo pa, pag nagpayag si Lord, nire-reveal niya yung plano niya at yung purpose niya, bakit kanya tinatawag? Bakit siya nangungusap? Tignan niyo, in Isaiah 6:9-11, He said, anong utos? Go and tell these people, be ever hearing but never understanding. Be ever seeing but never perceiving. Make the heart of these people callous. Make their ears dull and close their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their heart, and turn be healed. And turn and be healed. Then I said, for how long, O Lord? Sabi nga, they will not understand. They will not perceive. So, ang message po ni Isaiah was to be God's instrument for hiding the truth from unreceptive people. Nasabi ni Lord dito, alam niyo ba, pag kayo nangaral, itong mga tao na hindi siya receptive, hindi niya tatanggapin yung message, hindi nila maintindihan, hindi makikita ng kanilang mata. Di ba? They will never perceive, they will never see, they will never understand. Why? Kasi hindi sila receptive. Nire-reject nila yung message, kaya hindi nila maintindihan. Diba? Kaya nga, di ba, in times of Jesus, parables were to do the same, di ba? Kaya nga sabi ni Pastor Sidabang nun, na-parable sila. Bakit? Na-parable sila kasi hindi nila naintindihan yung message. So, ganun din, sabi ni Lord, kapag ikay nangaral, Isaiah, lahat ng tao will not listen attentively to the message that you are spoken, they will never understand. They will never see the glory of God. They will never perceive. Kaya, it is very normal, mga kapatid, huwag kayong malungkot kapag kayo nangaral at nire-reject ka. It's normal. Kasi itong mga taong ito ay kawawa. Kaya, laging sinasabi, whenever you go out, whenever you want to share the gospel to the people, you pray. You pray hard for them that the Holy Spirit will touch their heart, open their mind, open their heart. Katulad po na nangyari, baka ma-preempt yung preaching ni Pastor Mac eh. Yung nangyari po doon sa Acts sa Lydia. God opened the heart of Lydia. No? Kaya niya naintindihan yung message ni Apostle Pablo. Hindi mo ba? So, sabi nga rito, how long? Because of such rejection from His people. Sabi nga, hanggang kailan to, Panginoon? The prophet asked how long he should preach this message of divine judgment. Hanggang kailan? Kailan ako mangaral? Sabi nga. At sumagot ang Diyos, God replied that it must continue until the cities are desolate and the people have gone into exile. Ito yung hanggang maubos sila at sila ay mag-exile doon sa Babylon, paparusahan sila ng Diyos kasi nga mga pasaway na Israelita. Same in our situation. Kapag hindi sila nakinig, mapapahamak sila. Mapapariwara ang buhay nila. They will never experience the goodness of God in their life. They will never experience the true blessing of life with God kapag hindi nila pinakinggan ang mensahe ng Panginoon. They will never. That is the only thing, that is the sadness part in our life. Just continue do goods by proclaiming the good news. So this passage captures the essence of worship. No? God reveals Himself to man and man responds in worship.
What does God reveal about Himself? Ano ba yung nireveal ng Diyos sa sarili niya? God reveals His presence, His person, His power, His purposes, and His plan. Yan ang nireveal ng Lord. No? Sino siya? Nari siya kapangyarihan? Anong layunin niya? Anong plano niya? How do we respond to God? Nung payag ng Diyos, paano ka magre-respond sa Diyos? We respond in adoration and praise. We respond contrition and confessions. Ben, pagsisisi, hindi tayo sumunod, di ba? Confess. We respond in submission and dedication. We respond in request and petition. As God reveals His glory, we respond in praise and celebration of Him. At the same time, we repent as we see our simple state before such a holy God. We also respond in humility, since His grace allows us to stand before a holy, just, and merciful God. And God reveals His purposes. We submit our lives for His invitation, for His molding us. No? No, minomold niya tayo, inuhubog niya tayo eh. No, kapag nalaman natin ang plano ng Diyos, alam natin na kailangan nating magpasyang sundin ang Diyos dahil sa uli ay isinasali ng Diyos ang kanyang mga layunin sa tiyak o partikular na mga plano para sa ating buhay. Sabi niya eh. No, God ultimately translate into specific plans for our lives. Sinasabi niya kung anong dapat natin gawin. Di ba? Worship sa two-way relationship. Di ba? Some equate good worship with the feeling of being blessed without much regard for whether the worship we offered God was pleasing to Him. No, ay, hindi na ay inisip kung ikaw ba yung worship na i-offer mo kay Lord, ay napi-please ba siya? Hindi. But the truth is, God should be the focus of our worship. Hindi yung sarili mo. Ang focus dapat ng worship mo ay si God. Lord, are you pleased with my worship? Worship should be our response to God's revelation of Himself. In the process of glorifying God, we benefit as well. Di ba? When we worship God because of who He is, we cannot help but be transformed, natatransform tayo. Our hearts and minds change when we are convicted or comforted by a God who is described as our Father. Amen? Our wills change when we decide to submit to God and pursue His purposes. And finally, God is able to bless our life. Talagang nag-decision tayo to submit to God, to pursue His purposes na inilagay sa puso natin. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. In 2 Corinthians chapter 3, summarizes what happened to God's people when they stand before His presence. Sabi rito, hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pag-arap ng tao sa Panginoon, naalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating muka, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Diba? Our goal is to be like Christ. Let your light so shine before men by doing good works so that your Father who is in heaven will be glorified. Yun sinasabi. Natanggal na eh. Covered eh. Nagsishine na tayo eh. Diba? In the universe. So in worship, we are blessed. But God remains the center of our praise. Always remember that. Not us, not the people, but God. When you sing a song, the center of our praise and glory is to God. In this two-way conversation called worship, our eternal God is glorified. As we sing His praises, humble ourselves in His presence, and request His help. Like Isaiah, we are forever changed as we come into the presence of God. Amen? Amen. So, ano application? Discuss the following question in your life group. Una,
What are some concrete ways we can express our worship to God? What are some things that might distract us from truly worshiping God? Discuss that. Huh? Prepare to worship God in spirit and in truth. Read and meditate on a Psalms suggestion, Psalms 18, 19, 24, 29, or 34, and proceed to worship God as the Spirit leads. You may do so by spending time in spoken praise and prayer, silence, singing, confession, thanksgiving, supplication, expression of commitment and submission, etc., and closing prayer. Pangatlo, share with the rest of the live group what it was like to truly worship God. What do you miss when you fail to do so? Amen. Yan yung ating application. You must discuss that in your live group. Kaya kayo dapat ang masigasig mga young ones. Eh. Kaya nga, sinishare ko to sa mga leader para alam nila yung assignment ko na tatanungin sa inyo. Anong conclusion? True worship is focused on bringing glory to God. God deserves our worship. He looks for true worshipers. Let us worship Him for His glory and our good. Purihin ang Diyos, worship the living God. God bless, mga kapatan. Tayo'y manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Nawa, ikaw po ay nalulugod sa aming pag-aaral, sa mga awitin naming inaawit sa araw-araw ng aming buhay. Tunay, Lord, teach us to worship You in spirit and in truth. And I pray, O God, ang mga nakapakinig po nito ay gabayan nyo ng iba na ng Espiritu upang maunawaan at maintindihan at maipamuhay ang iyong mensahe. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin sa buong araw na ito. Sa buong pitong buwan na ito, Panginoon, we pray. Thank You for Your guidance, protection, and provision. We praise Your name, O God. Kaya mga kapatid, lagi natin isipin na wala na tayo sa tanikala ng pagkatakot. Because ang kapayapahan, ang kagalakan na nagbumula sa Diyos ay ibinigay na sa atin. Kaya sa buong linggong ito, patuloy tayong mabuhay sa kalooban ng Diyos. Mabuhay na may bagong buhay kay Kristo. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago pa lang lahat, nais kong batiin ang aking best friend ng happy birthday, si Margot. Hi, Margot. Happy birthday sa'yo, my friend. God bless.